Kailangan natin ng tatlong maliit na washcloth, bulak, thermometer, isang malaking big towel, and then two basin with cup, pang ano natin, and then tawag dito? Okay, bathtub, baby bathtub, and then isang set ng damit ni baby with pranera po. Ayan. So, start tayo. So, bago mo daw paliguan si baby, make sure daw, check mo muna yung body temp ni baby. Sir, madumi na yan. Ayan. So, habang inaantay mo daw na tumunog yan, make sure daw all the ventilation are closed. Gaya ng Electric aircon, and then closed door, closed window. Ang room temperature daw natin ay 23 to 24 degrees Celsius. Water temp naman natin 37 to 38 degrees Celsius. Pwede rin dito and then dito. Gano'n naman kadami ang tubig daw nito? Okay, hip line daw ni baby or 5 cm yung laman po nito. Temp din niya, same lang din, 37 to 38 degrees Celsius. Okay, so pag tumunog na, nakita mo naman, normal naman. Anong normal na ano natin? Body temp natin? 36.5 to 37.7 degrees Celsius. Okay, so yun po yung normal. Pag above, it means pamumunan ng papaliguan si baby. May sinat si na. Okay, may sinat din si baby. So first, ibaba mo muna to. Kuha ka ng bulak, dalawa. Yan, itubog mo po dito sa tubig. And then make sure po dito nyo po pinipigaw. Huwag nyo dito nyo pa po pipigain, ha? Yan, dito and then piga. Inner to outer cantos. Inner to outer cantos, dispose. Inner to outer cantos. Ito po. Inner, ito yung outer palabas. Inner to outer palabas. Next. Kuha ng ito. Yan. Kuha ng isang washcloth. Then, tubog. Then, piga po. Then, do the rectangular mirror. Ikot lang sa kamay. Then, pasok. Yan. So, sa rectangular mitt natin, meron po tayong 5 side. 1, 2, 3, 4, 5. Yung 5 na yan, pwede mo nyo pong gamitin. Maging sa infant or adult po natin. Sa pagpupunas po sa mukha, meron po tayong tatlong ginagamit. Si big C and small C. A stroke and then 3 stroke. Paano ba yung A techniques? Yan. A. Yan. Para lang kayong gumuguhit ng letter A. But make sure daw 3 side yung nagamit mo. Kasi ang pagbuhit ng tatlong line lang. 1, 2, 3. Yeah, then next. Paano naman yung big C and small C? C lang din. Malaking C, maliit na C. Malaki, maliit. Yeah, big C and small C. Paano naman yung 3 techniques? Yung 3 naman po, 3 lang yan. 1 and then 2. 1, 2. Pag pinagdikit nyo po, anong hugis? 8. Okay, 8. Parang 8 stroke din po yun. Pero 3 po yung tawag po doon. Pero, yung tatlong sinabi ko doon, isa lang po yung gagamitin nyo doon. Yan. Final po, gagamitin ko letter A. 1, 2, 3. Then, yung ginamit nyo na to, ilagay nyo po muna dyan. And saka nyo po ibaba to. And then, kuha ulit ng panibagong bulak. Saan nilalagay? Sa ilong? Sa ilong. Okay, lalagay po natin dito sa tenga ni baby. Ayan. Then, kunin si baby na football position. Ayan. So, yung isang kamay nyo, free po yan. Ayan. Then, ito na rin po yung pangbubuhos natin kay baby. Then, pangkukuskus natin kay baby, but make sure daw in a gentle way lang. And then, tsaka nyo banlawan. Then next, kuha ng isang towel ulit. Pangalawang towel, napansin niya, tatlong towel yan kanina. Lapag si baby. Then, top dry lang po yung ulo ni baby. Yan. Next, open po yung pranela niya. Then, remove daw lahat ng maliliit. Like, yung butis niya. Yan, nasa baba po pataas tayo. So, yung butis, yung isa po yung visible.
Next. Then, mittens. Bib. So, ito na rin naman yung isang set na gagamitin natin. Next, pajama. Then, yung damit. Yan. Then, pag natanggal nyo na po yung damit, huwag nyo na muna ang tanggalin. Kailangan po, ipapatong nyo po muna dito para po hindi po lamigin si baby kasi meron pa kayong huling tatanggalin yung kanyang diaper. Yan. Assuming merong daw poops, kuha ng bulak. Pag wala namang bulak, ay pag walang ano yung yung wipes. Yan, yung wet wipes. And then, pag bulak naman, tubog lang. Make sure po, tinutubog nyo dito. Hindi po yung dinadirect nyo. Kasi pag dinirect nyo, nangyayari. Ayan. Dumidikit po dito. So, possible, hindi po yung matatanggal. So, tubog muna sa tubig and then punas. Ito namang pagpupunas, wala namang pong bilang. As long as matanggal nyo yung tae na nakadikit. Tae talaga. Ayan. Then, coil nyo lang po. And then, tsaka natin, tatanggalin po to. Palitan ng isa pang natitirang maliit na towel. Kunin yung towel na isa, yung malaki, ilagay nyo na po agad sa body nyo. Kasi habang pinapaliguan si baby, pag natapos na siya, dapat agad po nating nakukuha si baby. Hindi yung iiwanan mo pa si baby dyan sa bathtub niya, tapos kukunin mo yung towel. Next. Yan. Meron po yung bathtub na ganito, yung tawag doon, rubberized siya or yung may shield na hindi po ganito katigas na pwede mong ilapag si baby. Pero pag ganito matigas po ito eh. Yan. Tsaka mo kunin si baby. Meron yung bathtub na pwede mong ilapag si baby. Next. Water. So, bakit ko linagyan po ng ganito si baby? Para hindi ka bagin. Para hindi ka bagin? Para hindi kasi common po na nangyayari sa atin yung Philippine settings po. Yan, dinadirect natin yung tubig. Anong nangyayari kay baby? Umiiyak, nagugulat. Yes po. Kaya much better daw kapag meron pong ganito kasi warm na po yan. Plus another warm ng water. Yan. Mas maganda po yan. Mas mainam po. So, water. Yan. Then, ito na rin po yung pangkukuskus mo kay baby. Pwede po kayong gumamit ng liquid soap. Yung pwede na ayon lang sa infant. Yan. Then, sa back. Sa back niya, support niyo lang lagi yung Johnny Baby. Yan. Then, ilagay niyo po dito sa katawan yung kamay niyo. Then, yan. Then, support niyo ulit lagi to pabalik. Tsaka niyo ibalik si baby. And then after po niyan, kukunin na natin si baby. And so dapat daw, makukover daw po natin yung bunbunan daw po ni baby. Make sure lang dapat na makahinga si baby. Baby, o, diba? Hindi na nakahinga. Ayan. Then, next. Ayan po.
Yan, and then top dry nyo lang po. Okay, napansin nyo po ba? Huli mong tinanggal, una mo daw ilalagay, ano po yun? Diaper. Okay, bakit diaper? Yes po, baka po umihi or tumai daw si baby. Kasi remember, ang bata po, wala pang bladder control yan. Unlike po sa ating matatanda, yan, kahit pa kinabukasan kayo tumae, tay-tay ka na ngayon, kaya nyo po yung control. Yes. Pero pagdating pag tumae na kayong baho. Ayan, so, Pampers daw yung inuuna natin. Yan, next po. Para hindi lang lamigin, ano yun? Damin. Okay yung kanyang damin. Napansin nyo, inuna naman natin yung malalaki ngayon. Pero nung nag-undress tayo, puro maliliit. Last, yung kanyang pranela. Pranela daw po meron dalawa yung paglalagay. Pwede yung nasa katawan mo, pwede yung nasa mama. Pag andito sa katawan ko, saan po nakaharap si baby? Nakatalikod po. Okay, so away from me. Yan, so nakatalikod sa akin si baby. Last time kasi meron sumagot, ma'am. Nakaharap po sa'yo si baby. Talaga na pala. Sabi, ganyan daw po, tapos ipasok mo. And then, pagka ganyan niya, na-realize din naman niya na mali siya. So, dapat daw, yan. Nakatalikod si baby. Nakaganyan. Then, close lang. Or, mas ligtas daw na paglalagay yung andito siya sa may bed. Lagay na sa bed. Sterilization po. Yan,
Tapos si baby daw po ilagay mo daw po sa pinakaligtas daw po na lugar. Creep. Pinakaligtas na yun. Sa pinakaligtas po na lugar yan.